Hi guys, good day again. Good morning, good afternoon, or good evening, wherever you are around the globe. Magandang araw po muli. Amen. Today, we will continue our Bible study online and we will be reading and studying from the book of Romans. Napaka-importante po na makinig tayo ng Word of God because time will come, sabi po ng Bible, there will be a scarcity ng Word of God. Ano po, magkakaroon po ng scarcity ng Word of God. People will be traveling to the north, to the east, to the south, to the west. Hindi po makikita ang Word of God at they will cross overseas just to find the Word of God. Pero wala po, hindi po natin matatagpuan ang Word of God. Kaya habang available po, praise God, samantalahin po natin na makinig ng salita ng Diyos. Why? Faith comes from hearing and hearing and hearing and hearing by the Word of God. Sa patuloy po nating pakikinig ng salita ng Diyos, nabibuild po ang ating faith, ang ating pananampalataya, at ating believe sa ating Panginoon. Amen. So that when we pray, we can believe God. Ano po? Na He will do and answer kung ano man yung hinihingi natin sa Kanya. Amen. Okay, Romans chapter 12, I'll start reading from verse 1. Ang title po ng ating message for today is Let's Honor God with Our Physical Bodies. Importante po ito, nakalagay po sa Bible ito, na we need to honor God with our physical bodies. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. So sabi po ng Bible, when we honor God with our physical bodies, ano po? We are worshiping God at the same time. Babasahin ko po sa inyo ang verse. Okay, napaka-importante po nito. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. So when we honor God with our physical bodies, we are at the same time spiritually worshiping God and honoring God. Okay? Paano po natin i-offer ang ating physical bodies as sacrifices to God? Okay, number one po, we should keep our body clean and holy sa harap ng Panginoon. Ano po ibig sabihin ng clean and holy? Napakalaki po na ibig sabihin nito, pero we will be discussing these things so briefly. Ano po? Be clean in our speech, sa ating pananalita. Ano po? Alisin po natin ang mga profanity, ang cursing, ang jealousy, ang judgmental, being judgmental, accusing anybody of things na hindi naman natin napapatunayan, linisin po natin ang ating mga pananalita. Yan po nakasulat sa Book of Ephesians. Let no unwholesome talk proceed out of your mouth, but that which is good and holy and pleasing unto God. Alisin daw po natin ang lahat ng hindi mga magagandang pananalita sa ating bibig. Kaya kung tayo po ay nagsasalita ng mga hindi magaganda, or we are accusing our husbands, our wives, our brothers, our sisters, our pastor, our president, kung sino man po, alisin po natin yan. This is a sin against God because you are allowing dirty words na lumabas sa ating dila, sa ating bibig. Tang sabi po ng Biblia, ulitin po natin, Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices because this is your spiritual act of worship in front of God. So, ang una po nating lilinisin ay ang ating pananalita, ang ating dila, ang ating bibig, ang ating words. Ang pangalawa po, linisin po natin ang ating minds. Okay, nakasulat po yan sa Book of Philippians. Whatever is pure and perfect and lovely and of good report, think of all those things. Lahat daw po ng mabuti, malinis, maganda, kapaki-pakinabang, dito po natin itoon ang ating pag-iisip. Sabi po ng Bible, amen po. So nalinis na po natin ang ating dila, nalinis na rin po natin ang ating mind sa pamamagitan ng training our minds to think only positive good things sa ating kapwa-tao, sa ating paligid at sa lahat ng bagay
ano po na nandirito sa ating kapaligiran. Let's focus on thinking on what is good. Sabi po ng Bible sa book of Proverbs, na-discuss na po natin ito, no? As a man thinketh, so is he. Kung paano ka mag-isip at kung ano ang mga iniisip mo, magiging ganun ka. It will manifest in your life, in your environment, in your situation, because there is power in our mind and there is power in our lips. Amen? There is power in our lips also. The power of life and death is in the tongue. And there is also power in our thinking, in our mind. So, linisin po natin ang ating mga pananalita. Linisin din po natin ang ating pag-iisip. At pangatlo, linisin po natin ang ating physical action. Okay, punta po tayo sa 1 Corinthians 3:16. 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Ano pong sinasabi rito? Galatians, balik po tayo, 2 Corinthians. Okay, 1 Corinthians 3:16. Sabi po rito, Don't you know that you yourselves are God's temple? Tayo daw po ay templo ng Diyos, and that God's Spirit lives in you. If anyone destroys God's temple, God will destroy him also. For God's temple is sacred, and you are that temple. Ang templo daw ng Diyos ay ang ating katawan dito sa lupa. Ano po, hindi po itong building, hindi po itong church building. No. The temple of God here on earth is our physical body. Kaya dapat pong linisin natin ang ating physical body or ang ating actions. Paano po natin lilinisin? Igalang po natin ang ating mga sarili, ang ating mga katawan. Ano po? How? Stop smoking, stop drinking, stop immorality, stop adultery, stop many, many things na babasahin po natin mamaya. Yun lang po muna discussin natin. Ano po? Yung stop smoking and drinking. Bakit po kinakailangan tumigil sa paninigarilyo ang isang Kristiyano or ang isang anak ng Diyos? Unang-una po, it doesn't look good, it is not holy, and it destroys our physical body. It destroys our lungs, ito po ay nagdadala ng iba-ibang uri ng sakit. At sabi po ng Bible, ulitin po sa inyo, okay? Don't you know that you yourselves are God's temple, and that God's Spirit lives in you? Ang Holy Spirit ay nananahan sa ating puso, sa ating katawan, ano po, sa ating being, inside, hindi po natin nakikita. The Holy Spirit lives in you. If anyone destroys God's temple, God will destroy him also. Because God's temple is sacred and you are the temple. Pag tayo po ay tayo po ang naungunang sumira ng ating sarili, ng ating katawan, tutulungan ka ng Diyos na sirain ang katawan mo. God will allow all sickness and diseases para masira ka at umigsi ang buhay mo. Dahil sinisira mo ang templo ng Diyos. So tayo po daw ay templo ng Diyos at ang Holy Spirit ay nananahan sa ating puso. Kaya kinakailangan pag-ingatan po natin ang ating mga katawan. Okay? 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Sabi pa po rito, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Tayo po ay binili na ng Panginoon. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. Tayo po ay binili na ng Panginoon. We have been purchased by the blood of our Lord Jesus Christ. Spirit, soul, and body. Our body belongs to God. Our soul belongs to God. Our spirit belongs to God. Kaya kinakailangang i-offer po natin ang ating spirit, soul, and body ng malinis, holy, and righteous sa harap ng Panginoon. Why? Because we are children of God. We are family of God. We are the people of God. We are the country of God. We are the temple of God here on earth, sabi po ng Panginoon. Kaya we must live clean and righteous and holy sa pang-araw-araw nating paglakad dito sa mundong ibabaw. Amen po. So una-una po, lilinisin po natin ang ating bibig. Linisin natin ang lahat ng mga hindi. Alisin po natin lahat ng mga hindi magagandang pananalita, ang accusation, slander, gossip, mga profanity, cursing words, and so on and so forth. Alisin po natin yan. Amen?
Pangalawa, linisin natin ang ating pag-iisip. Huwag tayo mag-isip ng masama sa ating kapwa. Huwag tayo mag-isip ng masama sa ating asawa. Huwag tayo mag-isip ng masama sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, sa lahat ng tao sa paligid natin. Wala po tayong karapatang mag-judge, sabi po ng Bible. We have no right to judge. There is only one judge and His name is Jesus the Christ, the Son of the Living God. Amen po. Pag tayo po ay nagja-judge, sabi po ng Panginoon, may troso ang ating mga mata, hindi po natin nakikita. Before you remove the dust off the eyes of your brother or sister, remove first the log that is in your eye. Ganyan po ang magiging sistema ng ating pamumuhay. No? Tayo po ay namumuhay na may troso or may cover ang ating mga mata. So, let's not judge anybody ahead of time, sabi po ng Bible, because there is only one judge, ang ating Panginoong Jesus. Amen po. So we clean our mouth, we clean our minds, and then we clean our actions. Amen. Alisin po natin ang mga hindi magagandang actions sa ating buhay. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. Sabihin po natin ito. Ano po? This is Bible. This is not my teaching. This is Bible teaching, God's teaching. Okay, 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither sexual immoral, adulterers, idolaters, male prostitutes, homosexuals, mga homosexuals, mga thieves and robbers, those who are greedy, the drunkards, the slanderers or gossipers, mga swindlers, they will not inherit the kingdom of God. They will not inherit the kingdom of God. Lahat po nang nabanggit dito sa Biblia. Praise God. Galatians chapter 5 verse 19. Napakaiksi po ng oras natin. Praise God. Anyway, we will see what we can do. Ano po? Galatians chapter 5 verse 19. Ito po po sinasabi. The acts of the sinful nature are obvious. Sexual immorality, impurity and debauchery, ito po mga partying, dirty partying, idolatry, inulit po muli, idolatry, witchcraft, hatred, discord or division, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, factions, and envy, drunkenness, and orgies, at lahat ng kapareho nito. I warn you as I did before, sabi ni Saint Paul, okay, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Lahat daw po ng gumagawa at namumuhay ng ganitong sistema ay hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ulitin ko po sa inyo, hindi po tayo tinatakot ni Apostle Paul. Hindi po tayo tinatakot ng ating Panginoong Jesus. We are being warned by God so that we would repent, mag-change po tayo ng ating pamumuhay upang tayo po ay maligtas at makapasok sa kaharian ng Diyos. Because God is holy, the Bible says, we must be holy and righteous sa harap ng Panginoon. Amen po. I hope you learned something today. Praise God, napakabilis ng oras. Marami pa akong gustong discussin. Amen. And then bigyan po natin ng part 2 itong message na to. Ano po? So, thank you for listening. Praise God, wherever you are. Maraming salamat po. And I hope now we learned something today. And I hope also now we put to practice, sundin po natin ang mga sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. And I believe that God will bless us if we remove all these unwanted things sa harap ng Panginoon sa ating buhay. Amen po. Maraming salamat po. God bless you. May the Lord bless you and keep you. May the Lord turn His face toward you and be gracious unto you. And may the Lord lift up His countenance toward you and bring you love and joy and peace and prosperity. Go in peace and keep serving the Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. See you in my next video. I love you guys. Bye-bye.